Hi guys! Welcome to my channel. For today's video guys, ay gagawin naman natin ang request ng isa natin subscriber kung paano gumawa ng palda shorts na katulad po nito. Yun po ang gagawin natin tutorial sa video na ito. Kung hilig mo ganitong content, tapusin mo lang to hanggang sa dulo at hindi man sayang ang oras mo. Meron kang matututunan dito. Gagawin na rin to pagkatapos ng intro. Let's go! Ito po yung mga parts kailangan. Ito yung front. Then, ito naman po yung back parts. At ito naman po yung sa skirt o yung front parts na ano. Front skirt. Yung po yung kanyang sukat. Pero babawasan pa yun guys mamaya maya pagka ano, inatas na natin yan. So, ito naman po yung waistband. Ito naman po sa pocket, front pocket side. So, una natin gagawin ay i-attach muna natin yung pocket bag dito sa front side. Ang sukat niya is 5 inches. Yung pocket opening. So, i-attach natin dyan yung naka-pocket bag niya. Pantay lang dito sa taas kasi ipitin po ito ng waistband. So ito guys, yung front dito naka waistband, ang likod naman ito is garterize. So, pag nakatouch na po yan yung ating pocket bag, inatch muna natin siya dyan para pag pinold natin siya, hindi siya makukulubot. Hindi siya magkukulubot yung tela. Para mas maganda ang tahimik. Yan. Tatap muna natin siya ng 116. Yung isang side. Yung pocket bag niya. Pag nakatap na po ng 116 yan, tatap naman natin siya ng 1/4 yung pocket lips ng pocket opening niya. One-fourth lang po yan yung tahi. Tapos, paikot lang po yung guys yun sa kabilang dulo ng pocket. Ito nga pala guys ay requested po na isa nating subscriber na gawa daw tayo ng ganitong klase ng palda shorts. Nag-request na gumawa tayo ng tutorial ng ganitong shorts para sa kanyang clothing business. Kaya pag nakatas na po yan, tutupin naman natin to yung pocket bag niyan pa ganyan. Pero ibabaliktad po natin siya muna. Patupi parong side. Para itahi naman natin to dyan. So itutupin muna ng parong side. Pag nakatopi, tahin siya. Tapos pag nakatahin naman, saka na naman natin babaliktad pa right side naman po. Para itap mo naman siya ng 1/4 in para mas matibay. So, ganyan po siya. So, yung nakatap na po siya. Next naman natin gagawin dyan ay itatay naman natin yung pocket bag dito sa side para hindi siya magkahiwalay na ganyan.
pinaka-basting lang to. Nadadaanan natin yan pag nag-join na tayo dun sa kabilang part nito. Andiyan lang siya. And then, sa kabila at sa baba. So, nakatas na po yung packet. So, next naman guys, ang lalagyan natin dito, yung kabilang side ng ating front parts. Ito yung kabilang parts naman. Pagdudugtungin natin yung front seam. O front back, front rise. Front rise niyan. Tapos naman yan, i-overlock natin siya. Kung may overlock po kayo, i-overlock yan para mas matibay. Ito yan. So yan, pag naka-overlock na po, itatap naman natin siya ng 116. Para mas matibay yung tahi. Kumbaga quality siya. Ganun din po yung gagawin dun sa back parts. Overlock siya pag naka-join na. And then, itatap po ng 116. Yan, tahi lang natin yung packet bag yan sa pinaka-upper niya para hindi siya para nakalapat dyan sa front parts. So ito naman po yung front skirt. Ito naman po yung nakapatong sa harap, sa paldan, pinaka-paldan niya. So gagawin naman dito ay tatayan muna natin sa gilid ng 1/4. Ito yung side niyan. 1/4 po siya ang tahi. So, and then, so, gupitan mo natin siya sa gilid. Then, pantay lang po natin siya. Tsaka natin siya kukurtihan naman pabilog ng konti para mas maganda naman yung tsura ng pal, ng pinaka-paldan niya. Tapos, ipupuldaman natin siya ng 1 inch. Ito naman po yung naka-hem bottom niya. Nung skirt po palda na nakaibabaw sa harap. Pag nakatahi na siya, nag-upheming na po siya, pwede na natin i-attach naman dito sa front parts na may pocket na po siya. Kung gaano kalapad yung pinaka-waistline, ganyan din dapat ang upper parts nitong skirt na to, yung lapad, para magkapantay po sila. So, kung malapad po yan, pwede naman po i-trim yan o kapitan na lang para magpantay. Shoutout po dun sa subscriber natin na nag-request nito magpagawa ng tutorial. Sana po mapanood nyo ito, madam, at makatulong sa inyong business, clothing business. So, inaatas lang natin dyan sa waistline.
ito naman po yung waistband. Mayroon pa siyang PVC ball para mas medyo kumapalaman yung ating waistband, para mas matibay na rin. Ang lapad niya is 4 inches. Then yung haba naman yan, kung gaano kahaba yung pinaka waistline ng shorts, yun po yung ating papantayan. Yan lang. Atas natin siya, naka right side po yung parts. Yung front, naka right side po yung front parts, and then wrong side naman po yung nakaibabaw sa waistband. And then saka naman natin ito i-close paganyan ang top ng waistband. So ito guys, ayun ulit ko, ay garterize po yung back parts nito. So ang lapad po ng finish ng waistband nito is 1 1/4. Ito naman po kasi ay pambabae, ito lang po ganun kalapad. Yung buo na po yung ating front parts. So, i-160 lang natin yung pinakataas ng waistband para mas flat po siya. Una po yung ating front parts. So next naman natin gagawin na yung back parts naman. Ito naman po yung back. So gagawin naman dito, ayan, naka-welt na po siya. Yung welt po nung back parts natin is naka-separate po ng video nasa, na-upload na to. Check nyo na lang po sa mga videos ko, nandun na po siya. So, gagawin naman dito, i-join na yung back seam, and then, aging po siya. Sa daan na yan, aging yan, or pwede na rin naman natin, i-join na yung isang side dito doon sa front, para sabay-sabay na po pag-aging yan. Isang side lang guys, ang isang side kasi nito is open pa pag hiniming ang pinaka-legs nito o yung pa. Isang side na open sa na palda o na skirt, doon natin i-attach yung back parts na ito. Pero dapat nakalampas po yan ng 1 1/2 inches hanggang 2 inches para naman po pabalat po doon sa garter yung back parts. Magkakaduto na po siya, back seam, side seam, and then, so next naman yan, aging po natin siya. Ayan po. So ito po, naka-aging na po ito. Guys, dito na lang po ipinakita sa record yung pag-aging. Pero naka-aging na po siya. Ayun. Then, itatap naman natin siya ng 116. Katulad po dun sa harap. Para mas matibay. So next naman gagawin natin dito ay
i-join naman natin yung inseam. Pagdudugtongin naman natin po siya. So, yan. Pagdudugtongin na natin yung inseam niya. Yung kabilang side dito, naka-open pa po guys kasi doon nakaipit po yung isang side naman ng skirt. So, unahin na natin yung inseam. Nabagdugtog na po yan. Yan. Edging or overlap. Okay, overlap nyo na po yan dyan. Para mag-divide. And then, pagkatapos nung pag naka-overlap na po siya, hihiming po natin ang isang paa, isang legs na naka-open naman po siya. Tayo lang muna natin siya para sa mga dantupi. So, himing po siya ng 1 inch kasi lapad nung himing fold nung skirt. Pag nakahiming na po siya, tsaka naman ipagdudugtungin yung kabilang side. Kasama yung skirt niya, sa side niya. Sa side yan. So, pag ganyan po siya, pag inattach, pag pinagdugtong-dugtong na yung tatlo. Bali, tatlong patong po yan. Yan. Okay. Yung side, tsaka yung skirt, and kabilang side yung front. So, ganito ko pa lang po siya ginawa guys. Pinasimple ko lang po siya. Ngayon, kung meron kayong ibang discarte kung paano nito ginawa ng ganyan is pwede naman po yun na sarili nyo na rin discarte. So, ito sarili ko lang pong discarte ito. Sarili ko lang pong technique o style na paggawa nito. Meron din kasi iba-ibang style yung paano ito ginagawa guys. Ipindi na lang sa preference mo ninyo paano nito pagagandahin. So, yan. Next naman, ihiming naman natin yung isang paan ito, isang legs niya para pantay na po sila. So, nakahiming na po siya. So, next naman natin ay i-attach naman natin yung garter. Yan na po siya. Buo na po yung lalayan. Skirt and short. So, yun guys. Mas mahaba yung sa back parts kasi dyan natin i-attach yung garter. Ito na po guys, sa garter na po siya. Yung garter ko ay in-attach ko pa, in-overlock ko po siya sa pag-attach nito. Kung meron po yung overlock, mas maganda. Kung wala naman, pwede naman high speed lang po ang pantay dyan, pwede po siya.
Ang haba ng garter nito is susukat nyo lang po dun sa lapad ng back parts. So magbabawas lang po kayo doon ng at least 5 inches or 3 inches. Depende po sa size nung gagawin po ninyo. At depende rin po sa garter na gamit po ninyo. Kung malambot, mas malaki dapat ang babawas nyo. Pero kung may garter kasi naman medyo matigas, so dapat mas maiksi lang po ang babawasin po ninyo base doon sa sukat ng back parts. Halimbawa, yung back parts, ang sukat doon is 10 inches. So, pwede po kayo magbawas doon depende sa garter ng hanggang 3 inches to 5 inches. Depende sa gamit yung garter, guys. So, yan po siya. Naka-attach na po. And then, so, next naman is close naman natin sa garter. Tap ng garter na po siya. So, sa pag-tap ng garter ito, guys, depende sa inyo kung ilang pasada ang gagawin po ninyo dyan. Mula sa pag-close na ganyan, so, mula sa pag-close na ganito, and then, nasa sa inyo na rin po kung ilang pasada pa po ang gagawin po ninyo pagkatapos itong tahiin ang may close after this close ng garter. And then pwede pa kayo magdagdag ng tahi dyan, depende sa inyo guys kung ilan pa ang pasada nyo ang gagawin dyan. So ito sa akin is dahil ang garter nyo is 1-in-1 port, so isang tahi lang sa gitna, pwede na po siya. Again, depende po sa inyo kung ilang pasada ng ang tahi nyo gagawin nyo po dito. Ayan na po siya guys, buo na po ang ating palda short or skirt in shorts. So yan, yung twist na yun, pwede natin ito planchahin para mas flat po siya. Mas quality po yung gawa, yung ating ibibenta. Ayan. So by the way guys, ito nga pala ay ginagamit din po sa uniform sa mga store, convenience store. Sa mga gasoline station, ginagamit din po yun ng mga girls uniform. Yan lang po guys kung paano ito gawin. Huwag kalimutan mag-like and subscribe.